Bing, yan guys, magandang gabi, yon. Welcome back dito sa Katoka TV Official. So yun nga guys, dito ako sa loop ngayon dahil ngayong gabi is parang sobrang dilim na naman dahil kagabi umulan ng tuloy-tuloy, sobrang laas. So yun nga, for today's video is papakita ko lang sa inyo yung sinipte ko sila kasi may mga itlog baka bumabasa ng ulan. Tsaka update ko na rin kayo sa painakay nila tsaka sa ibang mga nangitlog natin guys. So samahan nyo, tara. Bing, pero bago yun guys, eto nga sila yellow. So nilagyan ko na kasirola. Hindi pa naman sila mahingitlog, pero sa susunod na day of peace, lalagyan ko na yun ng buhangin para dyan ko sila palilimlimin. So yun nga yung yellow natin guys. So as usual, ready to breed. So nasa condition naman na. So bilog na bilog na rin yung katawan. Anytime soon, pwede na siya mahingitlog this week. So kaya batang ko na yan. And kailangan ko na lang ng buhangin para dito guys. Tapos yun, at the same time yung mga pugad ng iba nating ibon is dadagdagan natin ng buhangin para comfortable yung paglilimlim nila. Tsaka yung mga itlog is safe na safe. Ayan. So yun muna guys. Tapos eto, dito malipat tayo. Bench at ayun nga guys, ito naman yung ating mga project F1. So ayun nga sila, as usual, solid pa rin naman guys. Kung mapansin nyo yung mga ilong nila is may bulutong kasi yan guys. So ang ginawa ko, number one ang ginagawa is pinapasok ko talaga ng katol guys. Once na pinasok ko na yan at nag-pop up na yung pinaambulutong, pinaam mga mata ng bulutong or ugat or utak ng bulutong is tinatanggal ko na yon din. Yan guys, hindi na yung babalik. So subok na subok ko na to, kaya ganun lagi kong ginagawa. So yun nga, project F1 natin, project generation natin ng F1. So ayun na muna, update lang to guys. Dahil eto guys, paparapol natin yung blue wheat na yan. So ayun, good luck sa mananalo. Pero wait natin yung iba natin kasi naglilimlim pa, hindi pa pisa. So ayun, pasyal tayo dun, wait lang. Ito muna tayo guys. At ayun, eto nga sila yellow guys. As usual yan, naglilimlim na. So fertilize yung egg nila, fertile. So ayun, ibig sabihin is may anak, may embryo. So good shit yun guys para sa ating mga alaga. So ayun, sana patuloy na dumami yung yellow natin dahil kukunti lang talaga sa pop lovers ang may mga yellow. So kung meron man, siguro hindi talaga sila nagpo-post, hindi nagbebenta, kaya sobrang ngayon ng natin mga pansy, mga yellow. So ito naman yung ating kinoberan guys. As usual, hindi na natin gagalawin kasi nga may mga itlog sila, tigda dalawa. Si Blondie, si Black Lace, si Black, si Blue Wet, tsaka si Blondinette. So ito yung dalawa nandito is yung paparapal natin yung magiging anak. Pero sa ngayon is kinoberan ko muna dahil sobrang lakas ng ulan maghapon, tapos the same time kagabi sobrang lakas. So iniisip ko to habang nakahiga ako. Sabi ko, baka binabayo na sila ng ambon. Kaya pagising ko nung umaga, chinek ko kagad. So okay naman, ang problema lang yung mga poop tree nila is ang daming laman na tubig kasi nga yung hampas ng ulan is papasok sa anilang poop tree. Tsaka ito guys, update ko na rin kayo. So ito nga, ayan, kung mapansin nyo, nagsusubo ito. Ayan, nagsusubo sila guys kasi nga ayan yung painakay nila last time, last vlog natin yan. Maliliit pa, pero sa ngayon na sila guys. Tumutuka na paunti-unti, pero mas okay pa rin na dinadagdagan ko kasi yung patuka nila. Mapansin nyo guys, dalawang patuka nyo nandiyan para kain lang ng kain. So unlimited sila dahil may inakay naman. So yun nga yung inakay, ibig sabihin healthy yan guys, kaya hindi nangaagaw yung isa. Yan, botchog na yan. So ito naman yung isang gutom. Tapos ito, waiting tayo pumisa ito. Yan, yung basal na hen, tsaka isang kak na proven na yan. Nakatayo na yan is proven kak. Tapos yung hen guys, yun, nakaupo na yan. So waiting tayo sa ilalabas nila. Tapos ayun nga, tuloy-tuloy lang itong vlog natin. Baka hindi na natin ikat to kung ano man. Yan, tapos ito as usual guys, si Boy Tapang. Hindi mawawala. Yan, dalawang kak natin. Si Gray, si Ash Gray, tsaka si Boy Tapang na Blue Lace. Tapos ayun nga guys, pakita ko lang sa inyo. Ito, may natanggal na naman akong dalawang itlog. So pag may nakikita akong itlog dito, kasi nga puro hento guys, pag may nakikita akong itlog, tinatanggal ko dahil wala naman sumakay or walang mga pairing yung mga yan. So lahat yan babae, nag-aasawahan lang yan. So mapa project rear natin, di ba nga inawat natin to, kinal natin yung mga itlog ng project rear. So tatlo yan guys, isa yon si Black, dalawa, tsaka isang toy stencil. Ano ba yun? Yun, tatlo. So lahat yun is kinal natin. Tapos nung isang araw may nakita ko dalawa basag nasa ilalim ng
loob nila. At tapos nung nakaraan na nakapulot ako dyan mismo, isa. Tapos yung mga nakaraang linggo pa, nakakuha rin ako dalawa. Diba, nakita nyo ngayon doon sa lagayin ng patukaan. Nandun sila sa loob ng patukaan nila. So, ayun nga lang. Ayun nga lang yung update sa ating loob ngayon. So, so far so good naman. Kailangan lang talagang medyo protectionan kasi grabe ang panahon guys. Sobrang init sa umaga. Pagpatak ng hapon, uulan. Tapos pagpatak ng gabi, talakas pa rin yung ulan. So, ayun, medyo... Gusto kong bumangon na ba nakaiga, gusto kong silipin kung okay ba yung mga alaga ko. So, sa ngayon, pagka nakikita ko silang okay na maayos na, kumbaga, sa, ano na, nakaka-relief, nakaka-ano, yung pakiramdam. So, sa ngayon is, okay na muna yan. So, ayun, konting update nga lang to dahil dun nga sa ating mga, ayun, mga ibon natin. Tapos yun, yung ating kinuberan kasi malapit na yun. Magpisa. Hindi naman totally malapit. Siguro mga 2 weeks or 1 week pa mahigit. Yan. Pinakamaganda sabihin is mga 1 week pa lang kasi sila naglilimlim. Siguro mga ano pa. 2 weeks pa guys para tuluyan na silang magpisa. Then yun nga yung ano natin guys. Yan yung ating inatay. Gang gang. Solid guys. Anak yan itong ano natin. Yan anak na itong dalawa na to. So, yung plano ko nga is pamigay yan. So, isa't dalawa kasi gusto kong malaman kung ilan ang ipipisa na itong dalawa na to. Simula naman nang nag-vlog ako abot sa Parapol is ito yung sinabi kong ipapamigay. So, ang problema yung pinapansarili ko sanang breeder is nauna pang umitlog, nauna pang pumisa at the same time yon. Halos maging kasabay nila isang blue wit sa ilalim doon. So, ayun nga lang and... Ayun, papashare ko naman kayo doon sa iba natin mga ibon yung mga kak natin doon, tara. Bing, medyo makalat dito kasi yun, medyo hindi tayo masyado nakapag-day off kaya birang-bira tayo mga kilos. Gabi lang tayo nakakuwi, gabi lang tayo nakapagpatuka. Pero may nauutusan naman tayo magpatuka sa kanila ng hapon pag hindi kayo magpatuka ng hapon. Pag umuwi akong gabi, tsaka ko lang sila napapatuka. So ito nga yun guys, si Black, yan. As usual, project rear natin. Tapos, ito naman yung ating... May kukuha na nito tropa guys. May nagchat sa akin isang kaibigan, malapit na kaibigan kasi nakakuha na siya sa akin last time ng Classic Oriental Prill. So nagpa-project din yata siya kaya siya na daw ang aquer ng magkapatid na ash red ko dito. So fair naman yun pero binaklas ko lang kasi nga umitlog, ayoko naman silang papisain. Kaya siya na daw ang gagamit niyan. So ayun. Presyong kaibigan syempre. Kasi ito naman yung tatay ng mga projects natin. As usual. Tapos si GBH. Tsaka yun, toy stencil natin. Ayan. Hindi yun. Chill. Chill lang siya dyan sa ilalim guys. Okay na okay yan. At the same time, bang. Ayun. Waiting tayo sa ipipisa na ito dahil medyo sumablay tayo ulit. Isang puti ba naman ang inilabas na itong mokong na dalawa na to guys. Isang puti ang inilabas. Imbis na prill stencil ang inilabas nila. Yun. Nagengging talaga tayo dito sa dalawa na to guys. Pero may isa pa namang natitirang parang black kakulay ng tatay. Hopefully magkaroon ng white markings para lumabas is prill stencil. So okay na muna yun guys. Yan yun, babalik tayo dun sa mga kalapati natin na tinakpan, tara. Bing, at ayun nga kung bago ako pangalang dito sa aking YouTube channel is huwag mong kalimutang mag like and mag-subscribe and pakihit mo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga video guys. So ayun nga sila yellow, active embryo, nailawang ko na lahat ng itlog nila. So far so good naman, siguro mga 3 days or 5 days or 1 week ilawang ko ulit ng second time para maklear ko talaga kung may laman or wala yung mga embryo. So ayun nga guys. Ayun, nagsusubo. Kitang-kita. Ayun, napakabait na itong ating mga breeder guys. Pantosawa sila kumain. Lagi ko silang nilalagyan ng maraming patuka kasi nga may inakay sila guys. Pangit naman mabansot yung inakay. So, ayun. Kain ng kain lang. Oh, geng-geng. Saya nila. Ayun, bait ng nanay guys. Nanay yan, ito tatay. So, heavy lesion. Malamang mana sa kanya yung sinusubuhan niya na yun. Tapos yung nakaupo na yun. Yan, anak yan na ito. Kumbaga, magiging kaulayan ng tatay. Medium lace lang. Tapos yung isa na heavy lace yun na black lace. Ayun guys, napakagaling nila. So ayun, hanggang dito na lang muna. And maraming salamat sa panonood. And yun guys, always
God bless and keep safe palagi and keep sharing, keep supporting dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat. And see you on my next vlog. God bless, keep safe, ingat palagi. Bye bye guys.